di ko po'y kahihiya kung ano naging buhay ko. Kumbaga, ipangangalagdaakan ko pa po ito dahil totoong nangyari sa akin. Hindi pa kunwari lang para purihin ka ng tao, para tanggapin ka ng tao. Nagkukunwaring mabait, pero pagtalikod mo, sira ulo, tingin mo sa kapwa mo. Nakakatakot pong linlangin ng Diyos. Nakakatakot pong lokohin ng Espiritu Santo. At doon po akong nanghahawakan sa pangako niya sa akin. Lahat ng sa akin tumuligsa at nanakit ng damdamin. Di ako pababayaan siyang gaganti. Yan po pinanghahawakan ko. Kaya matibay ako naglilingkod. Masakit po na marinig mo sa mga anak mo na mama, akala ko bang mabait sila? Akala ko bang mahal ka? Bakit ganun? Wala po akong sasambitin kahit anong makasisira sa kapwa ko. Bagamat ginawa sa akin ang napakasakit. Sapagkat natatakot ako sa Diyos. Sapagkat totoo siyang pinaglilingkuran ko. Sapagkat siya, kung hindi sa kanya, wala kayo rito. Wala kahit isang alagad. Wala ako sa harap niyo. At di ko pahihintulutang kumipot ang bakura namin. At lalong hindi ko ibibigay ang bakurang ito kung nasa katawa ko. Dahil gusto ko lumuwang ang bakurang ko, hindi para sumikip. Napakaraming kadustahan ang ginawa sa akin. Sa dating buhay namin, itong bakurang ito'y masarap ang lasa ng tubig. Dahil sa mga ginawa ng Poso Negro, laganap na dito sa bakura namin, kami ngayon ang hindi namin alam kung saan kami kukuha ng tubig na malinis. Pero ang nakikita ng tao, puro kasamaan pa. Hindi po ako mangangatwiran at di ko ilalabas ang katwiran ko. Ito lang ang binahagi ko sa inyo para pagnilayan nyo. Sinusugan ko lang ang kanilang binahagi. Kung wala kang isinuko, hindi ka totoong lingkod. Kung natatakot kang mawalan, hindi ka totoong lingkod. Sapagkat alam mo, ang Diyos mong pinaglilingkuran ay buhay na di ka pababayaan. Ba't ka matatakot? Alam mong siya'y makapangyarihan. Kaya salamat po sa Ama. Pinupuri ko siyang walang maliw. Dinadakila ko siyang walang katapusan. Napakarami kong pinagdaanan na halos ayaw ko nang maglingkod. Saksi si Marisa, kapag nakikibaka ako sa mga pinagdaranan ko, saksi sila kung anong mga pinagdaanan ko. Bakit ko po ito binabahagi? Kung totoo niyong kilala ang Panginoon, hindi kayo magtatalusira? Bakit? Biyaya lang ba para mapatotohanan na siya'y nagmamahal sa inyo? Paano yung buhay ninyo? Paano yung kalusugan nyo? Hindi ba yan biyaya? At ito po ang lagi kong pinasasalamatan. Noon, kumikita ako, lagi masakit ulo ko, batok ko, mataas presyon ko, gagalitin ako. Salamat sa Panginoon. Di man niya ako pinayaman sa pagtupad ko. Sa pamamagitan ng material na bagay. Ngunit, pinayaman niyang isip ko para makaunawa ako sa mga bagay na dapat kong unawain. Ngayon ko napatotohanan at napakilala sa inyo. Hindi nga lang pala sa tinapay na bubuhay ang tao. Ngayon po, bingi na ako sa mga salita ng tao. Binging-bingi na ako. Hindi na ako nakikinig. May magkwento,
papasok doon, lalabas doon. Dahil wala akong pakikinggan kundi ang Diyos. At yung totoong kwento na may mapupulot ako. Subalit, kung ikukwento ng kapwa ko ang ikasisira ng kahit na sinong kapwa niya, di baling ako'y magalit siya sa akin at iwanan ako. Hindi bali na ako'y layuan. Hindi baling wala na ako maraming kaibigan. Ilan lang ang kaibigan ko kung totoo at tapat, mabubuhay pa rin ako. Amin mahal, sabi ko nga po, kapag dumanas kayo ng dagok sa buhay nyo, nawala kayo sa Panginoon, hindi nyo kaya. Ngunit kapag ang dinanas ninyo ay kasama nyo ang Panginoon, walang hindi kayo makakaya, may sasadyan dito. Ginawa niya akong pinanguna sa inyo at hinalimbawa. Pero bilang isang halimbawa, napakahirap. Ang tiniis, ang binata. Subalit salamat sa Ama. Lahat ng binata ko, lahat ng pinaghirapan, di man ngayon ay tighaw na tighaw, di man ngayon lahat ay binigay na, isa-isa kong nakikita kung paano ang pagtitiis na magtanim ng magtanim, mamumunga ka rin. Di ko pinangarap ngayon ang yumaman, sapagkat kung paano ang dambanang ito'y tinuran din na hindi ako manglilimos at mangingilak, isinugo niya rin sa akin ang taong nagpatindig nito para may silungan kayo tulad ngayong umuulan. Hindi pa buhay ang Diyos? Kaya kahit anong sabihin ng tao, hindi na ako naniniwala sa mga sinasabi na nga po kunching na yan. Wala akong pakialam sa kanya. Ang mahalaga, masaya ako at ako'y ginagamit na maglabas ng salita ng Diyos. At kahit saan, hindi ko katatakutan na ilabas ang salita ng Diyos. Dahil, alam ko, isa lang ang hahatol sa ating lahat, ang Diyos na totoo, na napili kong paglingkuran at sinukuan ko kahit hindi pa 100% dapat, dahil hindi ko po alam kung banal ako at sapagkat di ko sasabing banal ako, ngunit ang may pangangalandakan ko kundi sa Diyos na pinaglingkuran ko, hindi ko makikita ang kahiwagaan niya, hindi ko magagawa ang dating hindi ko nagagawa, at di ko masasabi ang mga ito kundi ako napili isa sa laksang bilang ng tao. Kaya kahit malayo, hindi ako nagdadahilan na malayo. Kahit napuyat, hindi ako nagdadahilan na ako'y puyat. Dahil nararamdaman ko ang Diyos na tinutupad ko sa mga sinasabi niya'y buhay. Hindi ko naramdaman ang pagod, ang pagkainip, sapagkat kung ako may inaantok, sa biyahe ako'y tulog. Diyan ko napatotohanan, ang Diyos pala'y buhay. Kung wala ka pang patuto sa kanyang buhay nga siya, sinungaling ka, pinangangalagdakan mo siya sa kapwa mo, ikaw rin pala'y sinungaling na tao. Mga mahal, mapapatotohanan mong buhay ang Diyos kapag nagpakatuto ka sa Kanya. Tulad ngayon, sino ba ang nagbigay ng malakas na hangin na yan at ulan? Palatandaan lamang, hindi mo alam ang buhay mo, huwag kang magsalita ng tapos. Wala kang alam sa kinabukasan ng pamilya mo, kung sino maghihirap sa kanila, kung masakit kang magsalita, mapagparatang ka sa kapwa, babalik lahat sa iyo ang sinabi mo sa kapwa.
Kaya, nang matutunan ko ito, takot ko nang bigkasin at gawin. Yamang nalaman ko, masama pala ang magparatang. Kaya kung di pa kayo natatakot sa inyong mga gawang pagpaparatang sa inyong kapwa, bahala ng Ama na katulad nito'y pagdaka na gawa niyang magpaulan at magpalakas ng hangin sa isang iglap na naisin niya, yugyugin ang buhay mo, wala kang magagawa. Siyang kadatatakutan ko, sa kanya ako natatakot at nahihiya, kaya araw at gabi man na nais niyang gamitin ako, sabi ko, Panginoon, hindi ako nangangako, ngunit hinihiling ko sa iyo, magampanan ko ang atas mo. Sapagkat, kung hindi sa iyo, wala pala akong buhay, at kung di pala ikaw ang paglilingkuran ko, wala palang silbi ang buhay ko. Mga minamahal ko, nawa, pagnilayan niyo lahat ang ginagawa niyo araw at gabi nang makilala niyo ang Diyos. Hindi siya huwad, hindi siya bulag, hindi siya bingi, hindi siya patay. Naipagsisigawan mo at naakay mo ang kapwa mo, makinig ng Biblia, makinig ng salita mo, ikaw sarili mo di mo maaralan, niloloko mo sarili mo. At sabi ng Panginoon, anak, walang banal, walang matwid, maliban ang nagkatawang tao, ngunit huwag mong tularan ang paimbabaw na gawa ng kapwa mo. Sumayin niyo ang kapayapaan, paghariyan kayo, mga minamahal ko. Mahirap ang magtanim ng galit, mahirap ang magtanim ng hinanakit, mahirap magtanim ng puot, natutunan ko yan sama na sa dating buhay ko, huwag mo kung sasabihan ng hindi maganda kahit pandak ako, lalabanan kita. Kapag nasa katwiran ako, sasagot at sasagot ako. Ngunit, salamat sa Panginoon. Pinipinid niya ang bibig ko sa hindi dapat magsalita at di dapat ibuka. Ngunit nililadlad niya at binubuka niya ang bibig ko sa dapat sabihin. Sapagkat noong bata ako, at nang lumalaki na ako, ang katwiran ko noon, di mamatay kung mamatay, palaban. Ngunit ngayon, ang Diyos pala ang dapat mong sukuan. Sumainyo, mga mahal ko, ang kapayapaan ng Diyos at maghari sa inyong puso ang pag-ibig niya. Pagpalain kayo. O Diyos, Ama kong makapangyarihan, taglay mo lahat ng bagay, tulad ng panahong nababago mo, narinig mo lahat ang binaybay at tinuran, ganang pagkataong nagluwal at nagdatal, ikaw ang nagpabatid upang masambit, ikaw din ang nagbibigay patutuo at buhay na patutuo. Ang narinig mo'y siya nang ang pinatupad mo't pinaganap, ikaw nang magharing ganap. Nek karameniahanam, nek karameniahanam, nek karameniahanam. Buhay pa ang Diyos. Pinatotohanan lang ng Diyos kung anong dinulot sa amin sa lugar na ito. Sa dating bakura namin ito, kahit na umulan pat umulan, wala ka maamoy na babaho dahil malinis ang bakura namin. Ngayon, Poso Negro doon, Poso Negro doon, Poso Negro doon. Sino mga nagsisiit, dumudumi? Mga pasyente, masama ka pa? Di pa totoo ka? Ama na humatol sa bibig na sinungaling. Bukay ba ang Ama? Mga minamahal, di ko po nga rin at lalong wala akong layunin na ang bawat isa'y mapahamak o may mapahamak isa man, kaya ang hiling ko sa Panginoon, mapabuti ang sino man. Kailanman, natatakot ako magsabi sa Diyos na parusahan mo nga yan. Natakot ako dahil alam ko ang paghahangad ng masama sa kapwa ay di tama. Bayaan ko na siya. Nilalaga ko sa kanya
kung ano ang naukon para sa kapwa-tao. Ngunit, ikaw na nagmimithing maganda at mabuti sa kapwa mo, lagi mong mithiin ang mabuting gagawin mo. Huwag ang ipariwara mo, ipahamak mo ang kahit isang kapatid mo kay Kristo. Buhay bang Ama? Sapagkat ang nagmimithin ng mabuti, mabuti ang gantiwika nga ng Ama. Kaya yaw nang mithiin nyo sa lahat ng sandali nang maging matwid kayo sa pananaw ng Ama. Pagpapalay laganap, huwag kayong mag-alala. Sabi niyang maliwanag, para sa bukas nyo, kung kayo'y hihiling sa maghapong ito, sa araw na ito, dahil bukas din nyo alam kung anong gagawin niya. Kaya itong maghapon lang nito ang lutasin mo, bukas ibahala mo na sa kanya, dahil di mo alam kung gigisingin ka pa niya. At kapag nagising kay, salamat sa muling buhay kong pinahiram mo, yun ang dapat nabigkasin mo, hindi ano na naman itong problema ko. Dahil, kung hindi mo tinatalikdan ang sarili mong problema, para mo nang sinabing wala kang Ama. Ngunit, kung kinakalimutan mo ang lahat ng iyan at binibigay mo sa kanya, lulutasin niya ito. Buhay bang Ama? Mamahal, walang banal na tao, walang matwid na tao, ngunit magsuri kayo kapag kapatid niyong totoo sa Espiritu, kapag tapat na totoo sa Ama ito, daig pa ang pagiging kapatid sa laman. Sapagkat ang pagiging kapatid sa laman, sarili mong kapatid na iinggit sa iyo, sarili mong kapatid na nagseselo sa iyo. Ngunit kapag kapatid mo sa isang Diyos Ama at isang Espiritu kayo, magkakapatid kayo, nagmamahalang tapat. Kahit di mo kaano-ano, minamalasakitan ka. Dahil yun ang Ama, yun ang puso ng Ama na binahagi sa inyo ang mga kumikilala sa Kanya. Kaya nga, kung ang ugali ninyo'y makasarili, sakim, demonyo kayo. Totoo po yan. Dahil yan ang natutunan ko sa Diyos. At ito ang buhay na patotoo. Ang Biblia, ang kautusan, ang kasulatan, walang pagkabula. Kaya kung totoo ka, ang totoo may pagsisigawan mo, ngunit ang kasinungalingan mo, katatakutan mo, dahil di mo alam ang gagawin ng Diyos mo sa iyo. Mga minamahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Hindi po ako galit, at lalong hindi po ako galit. Lalong hindi rin ako magagalit. Salamat sa Panginoon. Antig ng damdamin, kaloobang numukal, pagtindig ko'y tinuran, anak, susugan mo ang tinuran nila. Sapagkat yan ang patutuo ko. Dumaranas man kayo ng pagdali sa inyo, ngunit kung ako'y ako sa inyo, lahat ay sasadyad ko hambing sa maglalakbay kung saan da ko tutungo, kundi ko lolobing makarating, di siya makaparoroon. Ganyan din ang buhay. Kaya, kung ako'y kilala nyo, bawat paglisan nyo, kahit saan da ko magtungo, isaalang-alang nyo'y ako, isasadyad kayo, malayo't malapit, parehas lang sa akin. Buhay bang Ama? Kaya nga, kung mahal nyo ako, mahal nyo kapwa nyo, sarili nyo ay di labang siyang pakikinggan nyo, kundi siya mismo, dahil Ama nyo'y buhay sa buhay ng tao. Ang mahal mo'y mahal higit niya at tinatakwil mo'y anak niya. Kaya kung tinatakwil mo kapwa mo, tinakwil mo rin ang Diyos mo. Sinungaling, sasabihin mo, Biblia ng Biblia, pagkatapos na nanakwil ka ng kapwa mo. At sasabihin mo, napatawad ko, ayaw mong kaharap. Sinungaling ka. Kung napatawad mo'y kapwa mo, kaya mong harapin kahit sanda ko. Kaya mong yakapin, totoo at bukal, hindi kapambabawan. Dahil yun ang totoong damdamin ng Ama, totoo, tapat, hindi sinungaling. Hindi pa imbabaw, kunwari nakatawa, pagkatapos, pagtalikod, sabi ng bibig niya. Tao, kapag ang Ama nasa inyo, patatapangin kayo sa katotohanan, ngunit magiging duwag kayo sa kasalanan, sapagkat takot kayong maparusahan. Sumayin niyo ang kapayapaan.
Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Ay, buhay po bang Diyos? Tapat po bang Diyos? Ihambing nyo sa daong ni Noe ang gawain ito, na inaanyayahan kayong sumakay ng Ama, sapagkat di niya kayo ibubulid sa impyerno, sapagkat hindi niya kayo lilisya sa tamang daan niya, sapagkat hindi niya kayo ipapahamak ng kaluluwa at katawan niyo, kundi kayo'y nais niyang iligtas. Kaya, kung tunay na nakakakilala ang tao sa Ama, susuriin niyang araw-araw na gawain ito. Hindi siya manghuhusga, hindi siya hahatol, kundi siya'y magsusuri. At kapag nakita niya ang totoo, sasabihin niya, Diyos pala, sapagkat walang makapagkukunwaring maglingkod para lang magmagaling at magmapuri, kay hirap kayang magpakakunwari. Ngunit, madaling magpakatotoo kapag totoo ka sa gawa mo. Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Tandaan ninyo, mabuti't masama, walang malilihim. Mabuti't masama, hinahatulan. Kaya't maganda na ang hatulan ka sa kabutihan mo, huwag sa kasamaan mo. Sapagkat, ikaw na ang nagdala, ikaw pa magdurusa. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay ba ang Diyos? Mula kay Marcos, sapagkat sino man hindi laban sa akin ay panig sa atin. Tandaan ninyo, ang sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y tagasunod, tagasunod ko, ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitina ng liig sa liig ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno, sa apoy na hindi namamatay. Do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mabuti pa ang pumasok sa buhay na putol ang isang paa, kaysa may dalawang paa na mapunta ka sa impyerno. Do'y hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. Kaya kung mahal niyo sarili niyo, pag nilayan niyo binabasa. At kung isang mata, kung ang isang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito. Mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na isa lamang ang mata mo, kaysa may dalawang mata ka, ngunit itatapon ka naman sa impyerno. Do'y hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at ang apoy ay hindi namamatay. Sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy, at ang bawat handog sa Diyos ay lalagyan ng asin. Mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Taglayin ninyo ang kalangitan, ang katangian ng asin, at mamuhay kayong may kapayapaan sa isa't isa. Kapag nasumpungan mo na ang ama mo, di mo siya pahihigit sa pagnanasa ng sarili mo. Sa mga bagay na minimithi mong kahit nagkakasala kay hindi bali. Makuha mo lang, makamtan mo lang dahil alam mo gusto mo ito. Ngunit kung wala namang idudulot na maganda't ikabubuti mo, para mong binulid sa impyerno ang sarili mo. Kaya pakatandaan ninyo, di bali daw kung di kumpleto ang mata mo, ang paa mo at kamay mo, kung paruron ka naman
sa impyerno, na do'y uuurin ka at do'y wala ng kamatayang apoy ang pagdurusa ng kaluluwa mo. Kaysa naman, nakamit mo nga lahat, pagkatapos yun pala ang sayo'y dulot. Kaya, di bali nang di mo nakamit ang lahat ng gusto mong tamasahin ng galak, tamasahin ng tuwa sa kalayawan mo't mga bagay na gusto mo. Kung may galak ang puso mo, tapat sa puso mo, totoo sa puso mo ang Diyos mo, daig mo pa ang mayamang hindi makali sa buhay niya. Pagpalain kayo. Di ako galit. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ay buti ng Ama, kay dakila niya. Ayan, nakiisa lang ang kalikasan at nagpapatotoo. Ngayon tigil na. Oh, sino nga nagbigay niyan? Ang Diyos na pinaglilingkuran sa dakong ito, na kaya niyang magpabugso ng hangin, magpatugot ng ulan, malakas man niyaan. Kaya niyang patugutin ang buhay mo, kahit pagkalakas-lakas mo, kaya ka naman buhayin kahit isang bulate na lang ang di pumipirma sa'yo. Ibig sabihin, kaya ka pa niyang palakasin, patatagin, kahit na sino pang magsabing mamamatay ka na, kung gusto kang buhayin ang ama mo, may gagawing paraan siya. Buhay bang ama? Kaya, siyang pagtiwalaan mo, siyang paniwalaan mo, siyang sambahin mo sa katotohanan, sa isip, sa salita, at sa gawa. At sinisigurado niya, pagpikit mo tulog ka, paggising mo nakatawa ka. Dahil ang Diyos mo, pinasasaya ka. Ngayon, kung nagsisinungaling ka, nakatawa ka, maasim. Di ka makali, wala kang tigil sa kakagalaw dahil alumpihit ang katawan mo kapag kaharap mo ang Kristo. Kaya demonyo'y nasa iyo. Di ako galit, sabi ng Panginoon. Pinangisay ng demonyo ang bata bago nilisan. Kayo, pag nangingisay kayo sa galit, ngit-ngit-ngit ng ngit-ngit kayo, eh kung pinatay niya kayo, kaya huwag kayo magagalit. Eh, ba't tuwan-tuwa ka naman? Kasi nagdusa yung kapatid mo, naghirap yung kapatid mo kay Kristo. Hindi ka pa rin makakasiguradong tuwan-tuwa ka. Baka yung tuwa mo na yan, namatay ka. Kasi yung kapahamakan ng kapwa mo, ginusto mo. Minithi mo. Huwag kang maghangad ng ikapapahamak ng kapwa mo. Kundi nagkasala sa'yo, ilagak mo siya sa Diyos mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sabi ngang maliwanag, walang mali lihim. Bawat katagang sinambit, bawat salitang sinabi. Bawat gawa, isang pilantik ng iyong daliri, walang nalihim sa paggalaw, kahit isang mata lamang ang nakatitig sa iyo ng ama mo. Eh, paano kung dalawa pa? Kahit siyang bumaling ay doon siya, kahit siyang tumungoy nariyan siya, yan ang ama mo, di bulag, di bingi. Buhay bang ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong tapat, pangunahan kayong ganap, mangibabaw ang liwanag ng madalisay kayong ganap sa mabuti at marapat, doon kayo tumutupad. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Kapag naglakbay ka ng malayo at di ka nainip, pag binigyan ka muli ng lakbaying malayo, di ka rin maiinip. Kaya kapag malapit na lang, para ka na lang lumalakad. Buhay ba ang ama? Kapag pinagdala ka ng dalawang timba na kaya mong dinala, alam niya ring mapapadalang kang tatlong timba, kaya mo rin niya dahil siya nagpapadala sa'yo. Ngunit nang nakita niya hindi mo kaya dalawang timba, hindi na siya padadala sa'yo kahit kailan. Dahil alam niya kakayahan mo. Kaya nang makaya mo dalawang timba, binigyan ka ng tatlong timba na isadyad mo, nakinabang ka. Hindi baga? Sapagkat yung tatlong timba na tubig, ibase mo sa dalawang timbang tubig, saan ang mas maraming nagagamit? Di ba ang tatlo?
Eh, ayaw mong dalhin. Kaya mo naman, tamad ka lang pala. Nang mawala ng tubig, makikihingi-hingi ka. Ano ibig sabihin? Habang may lakas kayo, ang lahat ng dinadala at pinadadala ng Ama, sabihin niyo sa Kanya, siya lakas niyo. Hindi kayo maaring humiram at humingi sa kapwa niyo. Kaya, hindi kayo maaring magmalaki sa kapwa niyo tao. Malakas ako, maganda ako, mayaman ako, makapangyarihan ako. Dahil di mo alam ang Diyos mo kung saan siya nang sinasabi mo ang kayabangan mo. Buhay bang Ama, mga minamahal. Kaya nga't sinabi rin maliwanag, kung ikay mangangalakal, huwag mo sinasabing 10 taon akong titira doon. Hindi mo alam. Kung makakaalis ka, mali mo na pilay ka, di ka nakapagbiyahe. Kaya huwag mo sabihin, ipaplano kang buhay ko sa 10 taon. Samantalang ang 10 buwan, di mo kayang iplano. Dahil di mo alam, para mamaya mo't para bukas mo. Ibigay mo lahat ang plano mo sa Ama mo. Kung mayroong ka magandang plano, sabihin mo, patnubayan mo nawa ito. Ngunit sasabihin mong kayabangan, kaya ko yan, kaya ko yan. Paano kung naputol ang kamay mo? Paano mo pang makakayang sumulat kahit isang letra? Mga minamahal, ganyan kabuti ang Ama. Ganyan din kadakila siya. Ganyang makapangyarihan siya, napasisilay niya ang liwanag, napakukulimlim niya ang panahon, nabibigay niya malakas na ulan, napatutugot niya ang ulan, nabibigay niya malakas na hangin, napapagkatamtaman lamang. Kaya kayo, kung kilala niyo, tiwala niyo'y gagawin habang may buhay. Dumaratal sa isipan ng taong kalito at kaguluhan dahil nililito ka, ginugulo ka, ngunit ang Ama mo'y kapayapaan. Lagi niya sinasabing, sumay niyong kapayapaan. Kaya sabihin mo sa Kanya, payapain ka niya dahil alam mong hindi siya yaon. Ibibigay niya sa iyo kapayapaan dahil alam niya, siya hinanap mo, siya tinanggap mo. Ngunit, nagigiligagis ka na at nagugulo ka na, sabi mo pa, tuloy-tuloy na yan. Kaya, sino perisyo? Ikaw! Sinarili mo perisyo. Binigay mo pa sa iba. Bakit gayon? Sabi nga, tulad kanina, andoon, may nag-abot. Apo, kainin nyo. Eh, pinapasok naman sa loob. Eh de, hindi na pinansin. Ngunit, sinikap na, ano kaya ka kung binigay ni kapatid na ito? May kanin. May ulam. Ang ulam ay pretong isda, pretong baboy. Mayroon pang isang mangga. Panginoon, eh, bakit po ba binigay niya ito sa akin? Baon niya eh, kayan. Pinakakain sa'yo. Nasaan ba'y nagbigay? Baon mo nga. Eh, ba't naman bibigay mo sa akin? Eh, ako'y may bahay, ikay wala dito. Eh, kaya, babalik ko sana sa'yo, pakakain ko. Eh, kaya lang, hindi ka tatanggapin. Eh, hindi ko rin nakain eh. Kasi ano oras kami umalis doon? Mga minamahal, ano ibig sabihin? Ba't binahagi? Ganyan ang Ama. Nakikita niya, nagsisikap ka maglingkod sa Kanya. Gugutuming ka ba niya? May sinusugo siya. Nang panahon ni David. Ano ang ginawa sa Kanya? Isinugo ang Espiritu para hindi siya matakot, hindi siya magiyagis, hindi siya mabahala. Naging matapang siya, isang tirador. Tumba si Goliath. Buhay bang Ama? Mga minamahal, nang panahon naman ni Daniel, nando siya sa kulungan. Tuwang-tuwa yung mga maninira at nanira sa kanya. Pinadarang pang matinding-matindi ang pugon. At ang alam nila, hindi na siya mabubuhay, sunog na. Nang makita, may kasama. At di man lang pala siya naaabutan ng apoy. Pinagutom ng pinagutom ang mga leon at hinagis. Ang pagkakaalam ay lalapain na siya. Ngunit nang makita ay nakapimpin at hindi gumagalaw ang mga leon. Ano ibig sabihin? Pagkasama-sama man ang isip at damdamin ng kapwa nyo, kapag kumilos ang Ama, bahala siya sa kanila. Buhay bang Ama? Dahil kung totoo ka't nagpapakatotoo,
may magagawa siya. Mga mahal, mas mahirap ang ganti niya kaysa ganti mo. Kaya huwag kang gaganti, bayaan mo siya. Buhay bang Ama? Siya'y nakabubuhay ng patay. Siya'y nakabubuhay ng kaluluwa. Siya'y nakapagpapalakas ng tibay ng loob mo at katawan na taglay. Kapwa mo hindi. Kaya huwag kang magparubdob ng galit sa kapwa mo. Magparubdob ka ng tuwa sa Ama mo, aaliwin ka niya. Pagpalain kayo, buhay bang Ama? Tapat bang Diyos mo? Sino ba Diyos mo? Pineapple Diyos. Kahit mataas ang presyon mo at gamot ito, kung di niya loloobin, hindi tataas at bababa ang presyon mo, baka tumaas palalo. Ngunit kapag pinili mo ang Diyos mo, minum kang tubig, na-relax ka, binaba niya presyon mo, gradual, hindi bigla, natutumba ka dahil mababa. Buhay bang Ama? Kaya, kung mataas ka, huwag kang magpakataas-taas, baka ibagsak ka, lumalagapak, bali-bali, pakpak. Ngunit habang pinababa ka ng kapwa mo, pabayaan mong yurakan kabilang tao, ang Diyos mo mag-aangat sa'yo at titindig kang diretso sapagkat siya ang buhay mo. Pagharian kayo. Nekkaramanehanam, nekkaramanehanam, nekkaramanehanam. Tandaan nyo, kapag tapat kayo nagmahal, may tapat ding magmamahal. Sapagkat ang Ama nyo'y matapat, kaya kayo'y bibigyan din ng kapwa nyo matatapat. Pagharian kayong ganap. Nekkaramanehanam, nekkaramanehanam, nekkaramanehanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkaluwat-luwat mang pangyayari, din nalilimutan ng Ama. Pero kayo, mga nangyari sa inyong hindi maganda, kalimutan nyo na. Alalahanin nyo magandang ibibigay niya para bukas makalawa, nakatawa kayo ng higit pa. Alam kong may bayaan nyo na lamang siya. Bayaan nyo na lamang siya. Huwag na kayo. Sapagkat ang kaya niya ay di nyo kaya, ang magagawa niya ay di nyo magagawa, kaya ang kahinaan nyo sa kanya nyo ilaga. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Congratulations! Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong
magandang mangyayari sa inyo. Manali, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Lagi niyong tatandaan, walang imposible sa Panginoon. Lahat ay posible niyang magagawayaan. Lagi niyong tatandaan, makapangyarihan ng kanyang taglay. Ikaw tao ka lamang, di mo siya maaring subukan. Lagi mong tatandaan, siya'y espiritu ng katotohanan, hindi espiritu ng kahuwaran. Lagi mong tatandaan, siya'y espiritu ng kaliwanagan, hindi ng kadiliman. Alam kong may, lagi nyo ring tatandaan, mayroon siyang magagawa. Tayo na lang magdasal, makakaligtas na tayo sa sarili natin. Pero hindi, kapag ang damdamin ng Diyos ang nasa puso mo, nagsusumigaw siya. Anak, ihayo mo ako. Ipakilala mo ako. Paano niyong pinakikilala ang Diyos sa gawa niya? Sa mabuti ba o masama? Kapag ang pinakikita niyo sa kapwa niyo masama, para niyo sinabi ang Diyos niyong kinatawagan ay masama. Kapag ginagawa niyo sa kapwa niyo mabuti, patutoong mabuti ang Diyos niyo. Kaya huwag niyong ilagak sa kasamaan ng Diyos niyo dahil siya'y banal at totoo. Pagharian kayo. Nekkaramaniyahanam. Sabi ng Panginoon, magbigay ka.
Madamot ka naman. Paano mong naisasalarawan siya'y mabait at mapagbigay? Kahit pamangkin mo, apo mo, mas ka nga dyan. Kaya sabi ng ama, kung ang sarili mong dugo di mo kayang mahalin, iba pa kaya? Buhay ba ang ama? Mamahal, mabuti ang ama, dakila siya, sumainyo ang paghahari niya. Tapat ba ang Diyos niyo? Totoo ba ang Diyos niyo? Tapat din dapat kayo. Totoo rin dapat kayo. Kaya sumainyo ang kapayapaan niya. Sa inyong lahat, maghari ay siya. Nek karamenihanam, nek karamenihanam, nek karamenihanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kumusta ka na? Lakasan ang loob. No? Habang may buhay. Naku, kapag po nasa pagkatawa ko at nakikita ko kayo yung mga ganyan, hey, naku, baka matangay ako eh. Sasabi, hey, manervyos po tayo, no? Eh, sa totoo lang po, sa unang buhay ko, eh ngayon, padalaw-dalaw ka sa mga ospital, eh dati, pag halimbawa, eh, punta ka sa, Diyos ko, eh, may kwento po ako eh, kung ako po ay dalaga, nagtaitsuka sa boarding house po, no, dinala ako ng mga ka-boardmate, kasi kaya yung naging kabiyak ng puso ko, boyfriend ko po siya noon eh. Di, dinala nila ako ng mga kamag-anak ko sa boarding house doon, eh, wheelchair po nila ako. Itinabi po nila ako doon sa ER. Eh, meron pong, ay, ilayo niyo ako dyan, mamamatay ako dyan. Bumangon ako. Eh, saan kayo ka pupunta? Ay, ayoko ka ako dyan, mamamatay ako dyan. Eh, nakita ko po yung, ba't niyo ako tinabi doon? Opo. Ganun po tayo, ano? Pagka nagkasugat yung anak ko, halimbawa, nadapa, narinig ko umiyak, sabi ko, huy! Eh, kapitbahay ko po si Opel. Opel! Yung anak ko, nadapa! Hindi ko po matingnan-tingnan yun. Baka dumudugo. Nang una po akong maglingkod, hindi po ako makatutol. Ito po'y binabahagi lang kasi hindi ko na alam, hindi ko natanda eh. December daw po yun. Eh, malapit mag-Christmas party, magpaparada sila, no? May batang dinala, pinukul daw ng kaklase, bukol din eh, dedyo motor ang dugo. Sabi ko, Panginoon, ano pong gagawin ko? Wala pa yung aksibal nung panahon na yon. Wala pa po kahit ano. Alam niyo po ginawa? Nagpasunog ng karton at ginawang abo, itinapal doon, tigil ang dugo niya. Eh, paano po akong gagaling yung Panginoon? Baka po ma-infeksyon. Kahina ng loob mo, anak. Pabalikin mo, eh, kasya bukas, hipan mo. Alam niyo po, bago nag-Christmas party, tuyo-tuyo, walang peklat ngayon. Baka hindi ko alam kung may asawa na yon. O, dalaga na. Opo. Yung po si Eloy David, si Deacon tinatawag. Nadapa po yung anak niya, tumama doon sa bakal. Tabi-tabi dito po. Naku, di tinatakbo, wak-wak, ganyan kahaba. Nakalabas puti. Sabi ko, Diyos ko, ba't po puti? Anak, huwag kang matakot, mataba lang eh, kasi lumakwak, Ano pong gagawin ko? Magsunog ka ikaw uli ng ano? Sunog. Sinunog, karton. Tigil ang dugo. Patatahi mo ba ako? Sige, dali mo na nga ako patahi mo. Hindi na po, Eka. Sabi, kung gusto nyo ka ako, patahi nyo. Kasi ganyan ka ba eh. Patahi nyo. Ang kapatid ko po, Mother. Dito po natutulog nun si Mother eh. Dumating po yung kapatid ko. Jesus Maria, sir, talagang. Eh, sabi ni Mother, Apo, nakabuka po eh, ayaw pong tumigil ang dugo. De, dumulog po ako, sabi ko, Panginoon, ano po? Pagpasok,
magsarado kayo. Sabi niya. Kaya kung ba mapapasarado ko yan? Eh, demonyo kaya sasarado yan. Di patutuloy niya lang na mamatay na yon. Buhay ba ang Diyos? Ano ibig sabihin? Yan ang Diyos. Kung hindi po sa mga pangyayaring iyan, abay hindi na po tayo pwedeng maglingkod sa dakong ito. Sarado na lang natin at maghanap buhay na lang kami. Tama baga? Ano bang paglilingkod mo pang katanga-tanga mong inaaraw-araw mo? Wala ka naman palang Diyos na totoo? Eh, dahil may Diyos kang totoo, eh, kayo ba? Oh, sige. Kayong naririto. Eh, ba't kayo pumupunta rito? Ano ba gusto ninyo? Pera, wala po ako bibigay. Kende, ayun, nakuha nyo na, di umuwi na kayo. Eh, dahil lang Diyos po ang kailangan natin, eh, di isa puso natin siya. Eh, di isa isip natin ang salita niya. Eh, di sumunod tayo sa kanya para makita natin ang hiwaga at himala niyang gawa. Buhay ba ang Diyos? O ikaw, eh, paano ka kaya gumaling? Etong matandang ito, ay, patawad. Totoo namang matanda ka na eh. Kaya lang yung kasama mong kakontrahan eh wala, ano? Puro sugat yan. Ano ginamot sa'yo? Oh, eh sa loob-loob mo lang siguro, eh, napakahapdi na yan. Napakahapde. Isipin mo, pag ikay naggasgas, patuluan mo lang ng konting kalamansi, ay kay sakit-sakit. Eh, bubudburan mo pa ng pupunasan mo buong katawan niya'y sugat mula dito hanggang paa. Eh, ngayon, tumayo ka nga sa kanila, kagwapo mo, wala ka. May peklat ba? Salamat sa Diyos. Oh, eh, siguro kung siya, eh, umihi ka na yan. De, basa doon. Di siya umihi. Doon lang. Ano pang gusto niyo sa gawain ito? Eh, subukan nga ninyong nasa inyo kung matatawa kayo ngayong oras na yan. Oh. Eh, dahil naririto kayo, nakakatawa kayo. Tama ba? Alam ninyo, kapag dinibdib niyo ang buhay, patay kayo. Dibdibin niyo ang pananampalataya, buhay kayo. Buhay ba ang Diyos? Eh, bakit nga? Pag sinabi sa'yo may sakit ka, inisip mo na lang yon. Gagaling ka ba sa kakaisip mo doon? Eh di hindi, lalong lumala, lalong naging maalma, namatay ka sa kakaisip mo. Eh isipin mo ang Diyos mo, sigurado buhay ka. Buhay ba ang Ama? Tama ba? Totoo ba? Eh kung ayaw niyong maniwala, di bahala kayo. Yun ang totoo, eh di sabihin natin. Sabi ng Panginoon, sabihin mo totoo. Sabihin mo sa kanila ang totoo. Eh di sinasabi, kung ayaw mong maniwala, di umuwi kayo. Buhay po ba ang Diyos? Eh sabi nila, ano ba ka napapala niyo sa kunching-kunching na yan? Wala man eka ang ginagawa sa inyo, wala man eka ang binibigay sa inyo, punta kayo ng punta. Eh ano nga ba? Eh ano nga ba? Talaga si kunching walang may bibigay. Pero yung pinupuntahan niyo, may bibigay sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Tama ba? O ikaw? O, kalaki na, no? Tingnan mo nga kaganda. Sabi niya, yun na daw po ako magkakaanak. Anong Diyos ba yung nagsalita? Eh, ayat kaganda. O, anak ka na. O, gusto niyo pang sundan? Ilang taong ka na ba? 40 ka? Wala ka pa naman palang mini pose eh. Gusto mo pa? Ayaw na. Sabi niya, gusto mo bang kapatid? Ay, gusto pa! Magsiping na kayo mamaya na makabuo kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Oh, eh bakit? Si Sarah, bao. Si Abraham, matanda na. Nakabuo pa si Isaac. Eh, ang Diyos ang nagbibigay ng bata, hindi naman ikaw, hindi naman siya. Ang Diyos, di ba? Habang nireregla ka, may pag-asa ka. Buhay ba ang Diyos? Eh ngayon, kung tuyot ka na, ba, sabi mo sa Diyos, eh, paano pa po ako makakabuo nito? Tuyot na po ako. Sabi niya, tandaan mo anak, tuyot man na lupa, kapag nais kong pasibulin ang damo, mapapalago ko pa siya.
Buhay bang Ama? Ada ibig sabihin, ang Diyos ang pagpapala, ang Diyos ang laganap at kadakilaan ng gawa. Bakit kung tunay ka nagtitiwala, ba't masama ang isip mo sa kapwa? Buhay bang Diyos? Ay, ba't teka sumisigaw siya? Alive na alive lamang ang espiritu ng katotohanan, sapagkat buhay na nagtuturan, sapagkat buhay na nagbibigkas, sapagkat buhay na naglalahad. Kung di mo bubuhayin sa sarili mo, hindi ka totoong anak ng Diyos mo. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong lahat. Alive na ba kayo? Ay, Eka, dying. Anong dying? Kapag ginusto ng Diyos mo, alive pa rin siya. Dahil ang Diyos mo ang nagbibigay buhay. Kaya gawin mong matapat ang pagtitiwala mo, bubuhayin niya ang pag-asa mo araw at gabi man. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sabi niya, habang may buhay. Gusto mo bang kumanta ako? Lagi mong tandaan. Hindi man si Kunching yan eh. Pakantahin mo si Kunching kung may maikakanta sa'yo. Walang hanggan pag-aalay sa buhay ng nilalang araw at gabi man. Mayroong may bibigay na kailanman hindi to mapapara. Parang boses lang yan. Kumokorba. Lumilikwad-likwad. Kapag para ka pang bulati sa pananampalataya mo, kokorba-korba, paikot-ikot ka, likwad-likwad, purong sulong ka. Ngunit kapag ikay diretso na, nahambing ka sa kalapate, na matapat sa tuwina, tandaan mo kung saan ka nadapa, doon ka titindig. Kung saan ka humigya, doon ka babangon. Buhay bang Ama? Hindi ka papalit-palit ng Diyos mo, dahil isa lang ang Diyos mo. Ang Diyos na totoo, na bumubuhay kahit kanino. Ang Diyos na nagpapasikat ng araw, na nagpapalubog ng araw, na nagbibigay ng araw, na nagbibigay ng gabi. Buhay bang Ama? Kaya sapagkat ikay tao lamang, lagi mong hanapin ang katotohanan. Pagkat ikaw ay tao, may buhay, mayroong kamatayan. Sikapin mong Ama'y kamting tuwira. Nekaramenayahana, nekaramenayahana. Dahil hindi nga lahat ay pare-paresang isip. Kahit sa mga anak mo, hindi pagdakay makaabot sa gusto mo. Kaya naman itong Ama, naunawaan niya rin ang mga anak niya. At ikaw rin bilang magulang na nagmamahal sa mga anak mo, pilit mong pinaabot ang maganda at mabuti sa kanila. At pagtsatsagaan mo hanggang sila'y matuto. Yan ang Ama. Nagtsatsaga sa lahat ng anak niya. Ngunit, tulad mo rin, kapag nakakadama ka ng pagkabagot, nagsasawa ka na, huwag niyong hintayin, magsawa siya. Sapagkat siya'y marunong ding manghinawa. Buhay bang Ama? Pagkat kayo ay tao, mahal na mahal niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Diyos? Kapag inatasan ka, wala kang magagawa. Kapag siya ang sinunod mo, masaya ka. Yan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Kanina,
binigay kay Arlene ang Biblia. O anak, magtala ka na lang ng mga verse. Kumuha ka ng mga talata. At pumasok na. Ngunit may pag-aatas. Umupo. Ay, sasagutin lang natin sandali yung punta ka nga ka ako saan at sagutin natin yung mga pwede nating maabutan. Nakabati ka na ba ako sa mga may kaarawan? Opo, Eka. Subalit dumatal. Ang usapan, 11:30, aalis, makikipag-birthday, makikikain ng tanghalian. Dahil ang Diyos ang nangibabaw, kinain mo'y salitang banal. Busog ka pa rin naman. Buhay bang ama? Mami na mahal, kapag totoo pagtupad nyo, kahit di kayo nakasunod dun sa gusto ninyo at gusto ng kapwa nyo, di kayo manginayang dahil ang Diyos nyo sinunod nyo. Ngunit kapag sinunod nyo ang kapwa nyo, sarili ninyo, maaring dun sa ginawa nyo may malito, kayo rin magdurusa bilang tao. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Nek karamenea hanam. Nek karamenea hanam. Nek karamenea hanam. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, lahat ng kasama dapat eh, may natuloy ba? Wala, ano? Kaya, sa dating buhay mo, uunahin mo yung gusto mo. Uunahin mo yung pakikipagkapwa-tao. Kapag nakilala mo ang Diyos mo, uunahin mo muna siya. Buhay ba ang Diyos? At kapag inuna mo siya, kasunod ka niya. Buhay ba ang Diyos? Kaya, ayan, kalaguna. Mag-lipstick na ka. Mag-ayos ka ron. Dalig may hinda mo. Mas malago ka. Masanting niya itang tatang na. Ampot. Ay, malago yan. O, ito po, no? Limwa ka. Pati sinabi ko, kasuplada na rugunin eh. Diyos ka. Sa unang buhay ni Re, napakasuplada. Halika, aasta-asta. Lalabanan ka. Pero ngayon, napakitas. Buhay ba ang Diyos? Opo, walang di magbabago. Ewan ko lang kung lahat ay mabait na siya. Eh, bahala na siya. Ane, tingnan mo, di ba masaya pag mabait? Ay, pogi. Ne? Sabi ko, ba't ayaw mo nang bumalik sa Dubai? Uy, ayoko po dun sa Dubai. Mas gusto ko pa rito. Masarap po sa Panginoon, ano? Ay, yung iba, pag nagumpta ng abroad, pinagmamagaling, pinagmamalaki. Ayoko nga dun. Gusto nga sa Pilipinas. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon, ano? May narinig ako, kwento ko lang uli po ito eh, nakwento ko na. Pero kinukwento ko ulit dahil ito pinapasok eh. May masasabi po ba tayo pag hindi dito, galing? Kaya lang, dalawa yung pipilinin nyo, no? Baka mamaya yung isa'y kasama ng sinasabi, yung isa'y kagutibuti, pinili mo si masama na naig yung masama. Buhay ba ang Diyos? May nagkwento, ay, Diyos ko, Eka, nakarating na Eka ako sa Rome. Pwede na akong mamatay. Ay, Diyos ko. Baka kaya pag namatay yun eh, sasabi niya, ba't namatay ako? Ano? Ano po? Yung bang tao, makapagsalita lang, hindi naman totoo. Hindi naman totoo, kunwari lang yun. Eh sabi ko naman, wag po nawang subukan siya, namamatay siya mamayang gabi, baka sabihin niya, eh ba't namatay ako? Ano? Opo. Parang doon sa mga ngalakal. Na sinasabi niyang tutungo siya ng isang taon at doon ay mga ngalakal at marami kikitain. Tandaan ninyo, walang makababalangkas ng buhay ng tao maliban ng Diyos. Manapa, hilingin niyo sa kanyang magandang plano at mabuti niyong gagawin. Ngunit kayo, huwag niyo siyang pangunahan, di niyo alam ang pangyayarihin. Pagpalain kayo, mangarap ka ng maganda at mabuti, subalit gawin mo rin ang kagandaang loob ng Diyos mo. Tumanggap ka sa kabutihan niya at gawin mo ang kabutihan niya.
at pakikita niya ang kabutihang tinanggap mo siya. Pagpalain kayo, may bukas pa. Mababait po kayo, ne. Mababait po kayo, ne. Eh, wala na pong ulan, eh. Pwede na kayong uwi, ne. Oh. May bukas pa. Saan? Ama, Diyos, Anak, Diyos, Espiritu Santo, umayo kayong taglay ang liwanag sa puso't isipan nyo ay magharing ganapay Diyos na totoo upang patuloy nyo maramdaman kung sino siya at ano siya sa buhay nyo. Siya pala'y Diyos ng katotohanan at Diyos ng inyong buhay, Diyos na marapat nyong paglingkuran at marapat nyong pangunahin araw at gabi man. Pagpapalay laganap, matanggap nawa ninyo'y bawang kabutihan. Tayo na sa Antipolo.